Hello mga plant lovers, magandang araw po sa inyong lahat at ako po si Lauren at tayo po ngayon ay magtatanim ng kamatis sa greenhouse. Ito na po yung aking mga kamatis, malalaki na. So may mga information po akong sasabihin sa inyo tungkol sa pagtatanim ng kamatis. Maaring yung iba sa inyo hindi pa alam, yung mga nagsisimulang mag-garden, kaya manood po kayo. So, ito na po yung ating mga kamatis. Sila po ay ipinunla ko sa indoor, sa under light sila. Kaya nakikita nyo, meron akong tubing na ganyan para hindi sila mabigla sa init ng araw. At napakainit din dito sa greenhouse. Ayun. Ay, bulaklak na nga sila eh. Nung itinanim ko siya ay January 24. Ayan, malalaki na sila. Isa na yan, may bulaklak na. So, pag nagtanim kayo ng kamatis, may tinatawag siyang side shoots. Ito siya yung side shoots, yung tumutubo sa pagitan ng dahon at dyan. Para po maganda ang pagbunga ng inyong kamatis, tatanggalin po ninyo yan kasi po yan yung mga sucker kung tawagin. Sila po ang tagasipsip ng nutrients na nanggagaling sa lupa. At imbes na yung ating kamatis ay mag-concentrate sa pag-produce ng bunga, magko-concentrate siya ngayon sa pag-produce ng mga suckers niya. Kasi matakaw sa nutrients itong mga suckers na ito. Pero ingatan natin pag nagtanggal tayo ng suckers na hindi yung flower buds ang matatanggal natin. Although itong mga suckers na to mamumunga rin, kaya lang mas pangit yung quality ng kamatis ninyo. Mas maliliit. Tapos, ayun. Ayun, mas marami siyang magiging flowers kung tatanggalin natin yung mga suckers kasi yung nutrients mapupunta lahat dito sa isang ano na to ng flowers. Ngayon, magpuproduce yung kamatis instead na yung suckers, magpuproduce siya ng maraming bulaklak dito sa isang kumpul na ito. At, ayun, yun nga lang, lalagyan natin na ang kamatis natin ng support or ng stick para hindi mag-bend. At, so, ayun lang muna sa ngayon, magtatanim muna tayo. So, ito po yung pagtataniman natin ng kamatis. So, ito na po yung ating pagtatamnan. Nahukay ko na po siya. Nakalimutan kong i-on kanina yung camera. May haba po siyang isang talampakan at may lalim na 20 centimeters. Yan, tutubigan po natin kasi po tuyo yung lupa sa ilalim. At kahit po hindi tuyo yung lupa ninyo na hinukay ay kailangan po tubigan natin para makasigurado po tayong may reserbang moisture o tubig yung ating itatanim na kamatis o anumang halaman. At hindi ko po nire-recommenda na maglagay na kayo ngayon ng fertilizer kasi masasyak po yung ating kamatis. After 1 week, pwede na pong maglagay ng konting fertilizer. So, ganitong gagawin natin. Tatanggalin natin itong mga lower leaves niya. Yan. So, tatanggalin natin yung mga lower leaves niya hanggang sa iba, sa kung saan natin siya itatanim. Yan. So, ito lang ang natirang leaves niya. Paano ko ba? Yan. Yan. So, huwag po natin itatapon yung kanyang tag para alam po natin kung anong variety siya. So, ganito po. Ang gagawin natin, tatanggalin po natin siya sa kaso. Yan. Yan pong kanyang ugat. At,
po natin siyang, kita nyo po, itatanim po natin siyang pahiga. Ganyan. At yung stem po niya nandiyan nakatanim. At magkakaugat po lahat yan. So, kung gusto nyo, tabunan nyo siya ng bagong lupa o itong dating lupa na nandito. Ako, kukuha ako ng bagong lupa. At ilalagay po natin dyan sa ating hukay. Ayun, ito po ay makakatulong na yung pagtatanim ng malalim na kamatis, lalo na sa kamatis, mas magiging mataba yung kanyang stem at mas marami siyang ibubunga. Ayan. Ayan, so pwede rin nating ibalik yung kanyang buhangin. So, para masigurado natin na lahat ng tubig na pupunta sa kanya, lalagyan siya natin ng parang mas malalim na parte kung saan yung mga tapat ng ugat niya. Importante po ito pag lalo na pag bagong tanim pa lang ang halaman para siguradong yung tubig ay makakarating sa kanyang ugat. Ganyan po, parang kanal. Yun po, magiging itsura niyan pag diniligan niyo siya. Maiipon po yung tubig dyan. Yan, maiipon po ganyan yung tubig at dahan-dahan po siyang pupunta doon sa ugat ng ating itinanim na kamatis. Ito na yung ating pangalawa. Ganun ulit. Huhukay ulit tayo ng mga 30 centimeters na pagtatanan natin. 30 centimeters long. At ulit-ulit din lang natin yung ganung procedure. Bibiligan yung pagtatamnan. Ayan, ganyan ulit. Water. Pero syempre, may iba-iba namang pamamaraan. Hindi ko naman sinabi na gayahin nyo. Baka mayroon kayong mas mabuting paraan. Kasi ganito ako magtanim. At minsan yung po pwede sa akin, minsan hindi po pwede sa inyo. Ganun naman talaga yun. Ayun. Pero ito kasi ginagawa ko na to since 7 years ago na. Ayun. Ito na ulit yung plant natin. Tatanggalin naman natin ulit yung mga dahon dyan na hindi kailangan. At itatanim natin ulit. Susukat muna natin yung kanyang magiging itsura. Ayun, tatanggalin rin natin tong isa pa. Huwag kayong mag-alala, ang kamatis, madaling magkaugat, ay mag-uugat yan in few days lang. Lalo na pagbasa yung lupa natin. Ayun. Ayan, may bulaklak na siya. Hindi ko na siya aalisin. At ihihiga natin siyang ganyan. Ulit. Oh, masyado pang malalim ito yung... Tanggalin ko ba kaya itong dahon? Tanggalin ko. Oh, hindi na. Later na lang pag lumaki na siya. Ayun. So, tatabunan ko ulit siya ng bagong lupa. Bagong bili. I-amend natin kasi yung lupa dyan talagang hindi lupa. Kundi abo. Abo ng buhangin, alikabok. Kaya ako tinatanim ang kamatis sa greenhouse kasi yun na ngang yung sakit na blight, lalo na pag maulan ang panahon, nagkakaroon ng
fungi, fungus yung kanyang mga dahon at namamatay siya. Namamatay yung mga dahon niya. Ngayon, pati yung mga bunga niya, apektado rin. Kakaroon din ng blight. Ayan. Tanggalin natin. Balik natin yung ibang soil dito. Para maging ano niya. Ayan. Tapos, didiligan ulit natin yung kanyang parang kanal. Yung nilagyan natin lupa ay mabasa rin. Yun, para makasigurado kayo na ang tubig na binibilig ninyo pupunta sa iba't mga laman ninyo, mas magandang ibaliin yung maglagay ng ganito, ng fresh. Kasi dyan muna maiipon yung water tapos mag sisink in siya sa ilalim later. Yan. Tapos na naman ulit ang isa. So, tuloy-tuloy lang natin hanggang matapos. Ayan. So, tapos ang init. So, kunting information pa. Tsaka pag nagtanim kayo ng kamatis, halimbawa nakaano na siya, naka nandoon na siya sa lupa. At kikita niyo tong mga halimbawa ito yung lupa ninyo. Kikita niyo itong mabababang dahon, tatanggalin po ninyo 'yan. Kasi pag umulan, yung fungus na blight, kung tawagin, sumisingaw po yan sa gabi. At nag-i-stay po siya dito sa ilalim ng dahon. At doon po nagsisimula yung blight na mag-spread. Napakadali pong mag-spread ng sakit na blight na yan. Lalo na sa mga kamatis sa nightshades. Kagaya ng talong, sili. Sili hindi masyado eh. Tsaka talong. Pero kamatis napakadali kasi ang dahon niya kasi medyo parang succulent. Malambot. Tsaka maraming dahon. Maraming mga hairs. Kung saan mag-i-stay yung spores ng fungi. Ayun lang, pag may nakita kayong mga parang yellow-yellow na ganyan sa dahon ng kamatis ninyo, alisin na po ninyo agad at huwag nyo itatapon sa ilalim ng kamatis. Ilalayo po nyo kung pwede sunugin, ilagay sa basurahan para hindi mag-spread yung fungi sa mga halaman at saka importante sa mga kamatis kung gusto nyo, lalo niya kung gusto nyo may magandang kamatis. At hindi namamatay. Sana hindi kayo naguluhan sa information. nasa sa inyo yun kung gusto nyong gawin o sundin. At sa aking mga kagrupo sa plant lovers ay maraming salamat po sa inyo sa pagpo-post ninyo ng magagandang halaman nyo at mga flowers tsaka mga fields, mga harvest ninyo. Natutuwa po ako. Ang hindi po ako natutuwa, yung mga nagpo-post ng hindi naman, wala namang kinalaman sa pagga-garden. Ayun. Ingat-ingat po kayo lahat at God bless po. Ayun. Maraming salamat po. Ako po ulit si Lauren. Bye-bye!